nakakapasok lang, hala, nagulantang ang lahat. Sen Cayetano, kumpirmado na. PBBM, BP Sara, ex Duterte, natulala. Talagang laging babasa natin ngayong mga pamagat, laging may kumpirmado. Kayo, lagi nyo mo yan, yung mga namamaalam yung mga yan. Baka mamaya magkatotoo, ha? Nagot kayo. Nakonood kayo dyan. Kahit ganyan ang mga pasawa yan, eh, wag nyo naman anuhin. Kumbaga, wag nyo naman hilingin na mamaalam sila sa mundo. So, itong balitang ito at ang videong ito ay nagmula kay Banat News Updates. At syempre, ito man yung lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon dito sa video na ating mapapanood. So, huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat News Updates at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Pag-uusapan din po natin si Senator Alan Peter Cayetano sa kanya pong reaksyon dito po sa... Kanina si Trillanes, ngayon ito naman si Cayetano. Ang dami nyo na! O sa kanyang angal, no? Sa maangal. Presyo ng binili ng DepEd ng mga laptop para sa mga teacher. Oh. Magaganda naman sinasabi nito ni Senator Alan Peter Cayetano. Kung hindi ka magsusuri, kung tatanggapin mo lang yung mga sinasabi niya. How can we teach our kids that crime does not pay? Kung pagbukas nila ng TV, halos kapresyo ng MacBook Air ang laptop na bilinli para sa teachers nila. Kung walang tinatago, walang mawawala sa isang investigasyon. Malalaman agad ng tao kung ito ba ay dahil sa bureaucratic red tape o may nagkamali or may nangrap pa rito. Okay. So, ibig sabihin, gusto ni Peter Alan Cayetano na magkaroon sila ng investigasyon sa Senado. Nauna na si Sara Duterte. Gusto niya na, pinaimbestigahan niya na sa DepEd. Wala po kaming nakikitang problema, no, Senator Alan Peter Cayetano. Ito ang nakikita kong problema. Ine-expose niyo lang na may korupsyon. Di ba? Alam po ninyo, sabi ko nga, mag-real talk tayo. Kung makabanat kayo sa korupsyon, parang outsider kayo. Di ba? Kamakailan lang. Ikaw ay Speaker of the House. Ano po ba ibig sabihin ng Speaker of the House? Sa Pilipinas po, pang-apat po na pinakamataas na tao, Speaker of the House. Pinakamataas na tungkulin. Presidente, Vice President, Senate President, ika-apat, Speaker of the House. Ibig po sabihin, pag namatay po yung tatlong sunod-sunod, magiging presidente natin yung Speaker of the House. Naging Speaker of the House ka eh. Di ba? Huwag nyo kaming pinag... Kaya siguro Speaker of the House ngayon, no? Pag ikaw Speaker of the House, tapos nananakam ka sa kapangyarihan, kung hindi matutol yung pagiging Prime Minister mo, siguro lagi ka nagdadasal, no? Sana may mangyari sa presidente, sa vice, tsaka doon sa Senate of the House. Senate? Basta yun na yun. Para, no, Speaker ang... Idea yun, ha? Mamaya, pakulam yung tatlo. Pinaglulukod yan sa mga corruption na ang tanging gagawin nyo lang ay i-expose na parang may malaking kasalan, bahagi ka ng gobyerno. Pasensya na kayo mga katunay, medyo may mga aso kayo na didinig eh, kasi merong nagpatunog ng motor dun sa labas. Kaya nagtahulan yung mga aso sa kapitbahay, daming aso dun. Kalimutan na natin itong mga bureaucratic. Alam niyo, okay lang yan kung nagsalita ka, si Robin Padilla ka. Ngayon ka lang nahalal. Nakita mo, may corruption pala. Tindi pala ng corruption. Magsasalita ka na ganyan na parang, di ba? Nabigla ka eh. Kala mo superhero. Matindi pala ang corruption. Ikaw naman, Senator Peter Alan Cayetano, hindi ka naman po simpleng tao. Ang tagal mo ng senador eh. Dapat no? Alam niya yan. Ang tagal mo ng... Bantakin mo, dapat alam niya yan. Sinasabi nga ni Sir Badong. Dapat alam niya yan. Tagal mo ng senador eh. Ibig sabihin, ngayon mo lang nalaman na may corruption? Parang, ano yung nakapikit ka dati? Diba parang, uy, bingi ako dati. Ngayon, hindi na ako bingi, malinis na tinga ko. May pagbibintangan na ako eh. Sir naman eh, tira ka ng tira din, isa ka din eh, tira ka din ng tira. Uy, paano naman yung pangakong 10K? Parang kinalimutan na yung usapan na yun, sir. Diba? Hindi mo na naaalala? Diyos ko naman, balikan ng balik sa atraso ng iba, pero yung atraso mo, hindi pa nakakalimutan ng mga tao yan. Ako naman, ha?
Hindi, pag tumakbo ka sa susunod, 20K na. Oo, oh, mga tunay, ha? Yun ang abangan nyo pag nag-commercial yan. Ang 10K nyo ay naging doble na. At 20K na. Oras na ako'y manalo. Ay, nako, dami na naman boboto niyan. Parang ano yun, eh? Dapat naglalagay ka doon sa end ng video mo, doon sa commercial, na it's a prank! O, naging congressman ka, speaker of the house ka pa. Ngayon, senador ka na naman. Mm. Parang gulat na gulat kayo na may korupsyon. Parang gustong-gusto nyong i-expose na may korupsyon. Eh, ano bang ginawa nyo sa korupsyon? Bakit hindi natapos-tapos yung lintik na korupsyon na yan? Oo. Ilan taong ka na bang senador? Ilan taong ka bang naging congressman? Ang tagal na. Wala lang lahat yung panunukulan nyo. Panay-panawagan lang kayo na sugsugpuin nyo ang korupsyon. Eto hamon ko sa inyo, no? Kayong mga magagaling dyan, mga congressman, mga senador. Ontiveros, wala na bukang bibig. Korupsyon, korupsyon. Labanan ng korupsyon. Alam ninyo. Alam nyo, mga katunay, sa susunod na eleksyon sa 2025, marami na naman kayong madidinig na labanan ng korupsyon. Ano yun, eh? Password. Diba? Pero, alam ko, matalino na mga kababayan natin ngayon. Kapag may mga tao nagsasalita na labanan ng korupsyon, alam nila kung sino-sino ang mga tao na kakandidato na talagang lalabanan ng korupsyon. Kasi madali lang sabihin ang salitang labanan ng korupsyon. Pero kapag nandiyadyaan ka na sa posisyon, hirap na hirap ka ng labanan. Diba? Lalo na kung minsan kakilala mo, matapalang ka, mga ganyan. Diba? Ganun yun, eh. Oh. Pero tayo is vote wisely. Alamin natin muna lahat ng mga kandidato. Ano ba ang magagawa nito para sa bayan at totoo ba ang mga pinagsasasabi nitong tao na to bago nyo paupuin sa mga posisyon? Bago natin paupuin, di ba? Kailangan nyo may paninindigan pag sinabi niyang labanan ng korupsyon, yung alam natin na lalabanan niya talaga. Hindi yung puro salita lang na labanan ng korupsyon, hanggang matapos ang termino niya, puro labanan ng korupsyon. Ang dami pa rin korup. Kaya din namin yan, eh, na vlogger, eh. Sabihin namin na masyadong korap ang gobyerno. No. Lutasin niyo yung korupsyon. Hindi pa rin malutas. Hanggang doon lang kami, hanggang talkies lang. Kasi yun ang trabaho namin, magsalita lang. Eh kayo? No? Kaya kayo binuboto dyan para lutasin niyo yung hindi namin kayang mga pangkaraniwang mamamayan. Tama. Ang tagal-tagal nang may korupsyon. Sinasabi nyo, matagal na yung mga korupsyon na yan. Bakit nariyan pa rin? Ano ba yun? Kayo kasi yung mas makakagawa ng aksyon dahil kayo yung nasa posisyon. Ginagawa ninyo para mapigilan yung korupsyon na yan. May pondo po kayo lahat. Mm. Dakdakan kayo ng dakdakan sa media. Ngayon po, hindi nila sa media, sa social media. Sana nag-vlog na lang sila, no? Para dakdak na lang din sila ng dakdak. Total, puro dakdak lang naman ginagawa. Mag-vlog na lang kaya kayo! Huwag na kayo kumandidato. No, hindi si VP Sara. Si VP Sara, yan, nagtatrabaho yan. Alam natin yan, ramdam ko yung ginagawa niyang pagtatrabaho. Napahinto lang tayo na VP, pero hindi si VP Sara yun, ha? Malayo. Alam ko ang katapatan na ginagawa ni VP Sara sa mga tao. No, hindi dahil sa sinasabi na, oh, maka-Duterte, hindi po. Nakikita ko't nararamdaman. Kasi sa mga politikong pinupuri ko, no, nararamdaman ko yung presensya nila. Na ginagamit nila yung posisyon nila sa tama. Ginagamit nila yung posisyon nila sa mga tao. So yung mga taong hindi ko nararamdaman yung posisyon nila, na nakawala, nakapula sila dun. Ayoko sa ganun. Kumbaga ginigising natin sila. Hoy, gising na kayo dyan. Sarap na ng tulog nyo dyan. Nagtatabaan na kayo. Gaganda na ng mga kotse nyo. Diba? Pero yung mga politikong nagtatrabaho, yan ang pinupuri at tinataas. May kanya-kanya kayong mga account, may kanya-kanya kayong mga follower na mga vlogger, no? Dakdak kayo dito, dakdak doon ng tungkol sa korupsyon ng Pilipinas. Hindi ba mas nararapat na lutasin na natin yan? Oo, it's a time. Ito hamon ko sa inyo, no? Kung hindi nyo talaga kayang lutasin yung ang korupsyon, isang taon, bigay nyo sa akin pondo nyo. Lahat ng umaangal dyan sa Senado, bigay nyo sa akin pondo nyo na isang taon. Lulutasin ko yan. Ayun, oh! At pag hindi ko nalutas ng isang taon, magre-resign ako. Oh, ayan, ah, hamon, ah. Nanginayang
Kayo ba, gagawin nyo yun? Kaya nyo ba yun? Oo, tayo, Sir Badong, tumakbo tayo. Ako tatakbo ako, senador. Diba? Kaya naman gawin na lutasin ang korupsyon kung gugustuhin. Kung gugustuhin mo at malakas talaga ang loob mo. Kung ang paninindigan mo talaga ay para sa mga tao. Malulutas yan, saglit lang yan. No, lahat ng mga korupsyon, kayang-kaya mong puksain yan eh. Diba? Kaso nga lang eh, hirap na hirap na sila pag nandiyan eh. Dahil minsan, tropa pips mo yung gumagawa ng dito. Medyo, mahihirapan ako. Ano to? Pinagsamahan kami niyo. Diba? Minsan, ginagamit lang yung password na labanan ng korupsyon para manalo. Oh, kaya nga yung sinasabi ko kanina, wag yung mga taong bayan is, wag kayo kagad papadala sa mga ganun na labanan ng korupsyon. Lalabanan ko korupsyon, makikita niyo yan sa mga advertise nila eh. Oh. Alam niyo kung sino-sino yung mga tao na politiko na tatakbo na talagang nilalabanan at malaki inatutulong sa mga tao. Alamin niyo yun. At alam niyo na ngayon yun. Yung nararamdaman niyo talaga yung ginagawa niyang serbisyo. Hindi yung dahil kilala lang siya, boboto na, di ba? Hindi dahil sa gantong maganda lang magsalita, boboto na. Kailangan lagi na tayong tumingin sa gawa. At kung ano ang kanyang nagawa. At kung ano yung kakayahan niya hanggang saan ba siya. Di ba? Kasi alam po ninyo mga senador at congressman na palaangal sa korupsyon. Parang nagre-report lang kayo sa amin eh. Na may korupsyon sa gobyerno. At tak, 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 tak. Butak, tak, butak, parang chinichismis lang nila butak, sa atin. Kaya po namin kayo hinalan. May korupsyon sa gobyerno. Tignan nyo. Malutasin nyo. Di ba mas masarap? Oo. Oh. Nalire-report ninyo, eto nalutas sabihin, namin. No? Gawin nyo na lang. Nakita namin yung may korupsyon dyan eh. Nalutas na namin. Pinakasuhan ko tong mga ganito. Wala po kami marinig na ganun. Tak, 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 tak. Korupsyon, korupsyon, korupsyon. Anong ginawa nyo? May nakita kayong problema. Bukol sa korupsyon. Wala lang. Ire-report nyo lang sa amin. Eh para lang pala kayong vlogger. Nagre-report lang kami po. Wala talaga eh. Hanggang report lang kami. Vlogger kami. Sabi ko nga sa inyo, kung may pondo ko na kasi laki ng pondo ninyo, malulutas natin yung korupsyon sa Pilipinas. Eh dahil, simple lang naman eh. Sabihin nyo, yabang naman ito ni Badong, paano niya malulutas yun? Hindi po yun. Hindi naman ako natapos ang malulutas ko. Kung hindi ko malutas sa loob na isang taon, magre-resign ako. Magre-resign na rin kayo pag hindi nyo kayang lutasin. Hindi yung next election, magsasabi na naman kayo ng korupsyon. Next election, korupsyon na naman, next election. Pag nakaupo kayo, dadakdakan nyo lang po kami tungkol sa korupsyon. Sana mabago naman. Marinig yes. naman namin mula sa inyo. Nalutas namin. Nalutas ko yung korupsyon ng sa Department of Agriculture. Nalutas ko yung, dahil sa ginawa ko, na ipakulong namin. Ganun naman sana. No? Hindi yung... Diba? Mayroon kasi yung puro salita lang, mas maganda nakikita ng mga tao sa gawa. No? Mas namin ang sindikato dyan sa DepEd. Yung mga bumili ng mga, yung mga bumili, nagbenta, pinagbilhan. Simple lang naman po yung tutukoyin eh. Sino bumili? Kanino bumili? Sino ang kumita? Hindi ko po maintindihan kung bakit po napakahirap no, no? Nakapirma po lahat ng mga tumanggap. Sino yung tumanggap? O kanino niya tinanggap yan? Sino bumili? Sino yung nakapirma? Yun lang po iimbitahin nyo. Huwag na po yung kung ano-ano. Kasi pag ginawa nyo na naman political yan, wala na naman mangyayari dyan sa mga investigasyon nyo. Simple lang po. Ako walang pondo. Pero alam natin yung gagawin natin. Nakita nyo na may problema, mahal yung bili. Sabi nyo, may Mac Air ka pang nalalaman. Malamang nalaman mo yan dahil may researcher ka, magkano yung Mac Air. Itong specification na to, magkano to pagka tinilad-tilad. Kaya po yan eh. O ngayon, sino yung mga pumirma dyan? Yun. Na nag-import dyan? Yun. Dalawa lang po. Kita nyo po ha. Simple lang po yung pag-iimbestiga niyan. Tuturuan ko na kayo. Ayan na. Huwag na po, huwag nyo na lang po ako sabihan na marunong pa ako sa inyo. Ang simple lang po eh. Di ba? May nakita kayo, kukumpara nyo yung Mac Air, ganito lang ang presyo. Ito, kasing presyo na Mac Air. Pero hindi kasing yung specs
mababang mababa, mabagal. Oo. Oh. Bakit nyo binili ito? Oh. Eh, ito ang Mac Air. Bakit kayo bumili nito? Sino nag-supply sa inyo niyan? Supplier, yung tumanggap, yun lang po ang imbestigahan nyo riyan. Oh, di solve ang kaso, di ba? Pag sinabi niyang, bakit mo, pag tinanggap niya, bakit mo binili ito? Eh, napakamahal. Kita ganun, nyo, mas magaling pa sa inyo yung vlogger. Vlogger na lang kaya paupuin sa Senado, no? Kasi, alam nyo, minsan nakikita natin yung mga ganito, naririnig natin silang magsalita, like Sir Badong, ganyan. Mas kapanipaniwala pa yung sasabihin niya kaysa sinasabi nitong mga to, yung mga... Yung, hindi si VP Sara, eh, si VP Sara naman kasi napapahinto lagi kay VP Sara. Yung mga, ano, yung mga dakdak lang ng dakdak. Yung mga walang ginagawa. Diba? Puro imbestiga, puro ganto ganyan. Tama naman yon, may punto. Alamin nila kung ano yung, kung saan ang gagaling, kung sino yung source niyan, ano ba talaga ang ano niyan, para malaman, matunto nila. Tapos bigyan nila ng action. Yun yun eh. At saka yan, dapat yan pag-usapan sa Senado talaga yan. Kasi, ano yan, kung sa edukasyon yan, di ba? So, dapat malaman dun kung sino yung pumayag dun, ganyan. Eh, baka mami, iniisip na naman nila si VP Sara na naman kasi DepEd yung usapan. Oh, baka mami, gusto nilang halukayin ng ganyan. Oh. Lang naman, no? Sasabi, wala po kasi ko alam dyan, eh, oh. Yari, wala pala. Ayoko na maituro sa inyo yung gagawin nyo, pero sawa na po kami sa kasasabi nyo sa media na may korupsyon. Sawa na po kami na po, nagpapabango kayo sa korupsyon. At isa pa, last na lang, Senator Alan Peter Cayetano, nasa na yung 10,000 na ayuda? Ayun. Yun ang sinasagot mo. Eh, hindi lang naman ako ang batas yan, dapat. Eh, dapat sinabi mo yan noon. Ayun, at ating natungayan ang video na nagmula kay Banat News Updates. Ayun, no, naihabol pa ni Sir Badong Aratel sa saan yung 10K na ayuda. Isa sa batas. Wala naman kasi siyang pinaliwanag noon eh. Nung nasa commercial, dapat pinaliwanag niya rin. Oh, kasi linaw-linaw, bibigyan ng 10K. Wala naman sinasabing, kaya isa sa batas natin yan, ilalakad natin. Wala naman ganun. Eh, syempre, aasa naman yung mga tao. Kaya ka nanalo. Kaya kaya susunod, baka mami 50,000 na yung bigay niya, ha? Paano naman madala na naman. Kaya mga katunay, ano masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.